Babe, have you heard the news? May mga natagpuan daw dead fish sa may seashore somewhere in the south. Tagulan, taginip, tagulan ulit. Sa mga oras na ito ng ating mundo, hindi na mawari kung ano na nga bang nangyayari. Dumarami na ang mga umaragas ng mga bagyo, hindi mapigil ang pagsabog ng bulkan at iba pang mga sakunang dulot ng kalikasan. Nakapanlulumo kung iisipin na ang dating paraiso ay unti-unti nang nasisira dahil sa kapabayaan ng mga tao na siyang dapat ay nangangalaga at nabibigay importansya dito. Malaking porsyento ng daigdig ay nababalot ng tubig. Katubig ang nagbibigay ng buhay sa karamihan sa nilalang. Kung tutuusin, ay napakaganda ng karagatan. Sagana sa likas na yaman na tila'y walang kakulang-kulang. Iba't ibang uri ng isda ang makikita, tulad na lamang ng clownfish, bating, dolphins, at isama pa pati na ang mga dilis. Napakasarap makita ang mga makukulay na halamang dagat na tumutubo kalapit ng mga coral reefs na wari isang bahagharing kapuri-puri. Ang kasaganaang ito ng karagatan ang pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan ng sangkatauhan. Ngunit bakit bilang isang berheng at tulang katubigan ay patuloy na pinaniniwala sa pag-ibig na puno ng kabaluhan. Ayon sa mga scientists, ang mga pagbaba sa yaman dagat na naranasan natin at pati na sa ibang bansa ay dulot ng global warming. Ang mga ebidensya ng pangyayaring ito ay nakagugulat at hindi dapat ipagsawalang bahala ng mga tao dahil tayo rin ang nagiging biktima nito. Ano nga ba ang global warming? At paano nito naapektuhan ang karagatan? Ano yung global warming? Ang global warming ay ang pagtaas ng temperatura sa surface ng mga ito. Ano po ba yung mga epekto ng global warming? Unang-una dyan yung climate change. So sa pagtaas nga ng temperatura, makaka-apekto ito sa iba't ibang bagay. Kagaya niya yung mga malalakas na bagyo, yung mas matitinding lagdo yun, at pati na rin mga iba pang natural calamities. So, yung nalaman din dito yung pag-apekto ng ating
major cause ng global warming is actually greenhouse gases. Kasi alam naman natin na kailangan natin ng init galing sa araw. So, ano nangyayari? Dahil sa mga greenhouse gases na ito, natatrap yung init. Kasi hindi lahat ay na-absorb ng living organism sa atin. So, kung dito ay bumabalik sa kalawakan sa outer space. Ngayon na nangyayari, yung greenhouse gases, hindi simple siyang blanket. Na instead na tumalbog, pabalik yung iba sa mga heat na nagagaling sa araw, of course. Okay, so bumabalik mo dito sa mga natatrap ito sa sun, which causes naman ng pagtaas ng temperatura. So, examples ng mga greenhouse gases, meron tayong carbon dioxide, methane, at iba pang mga greenhouse gases na either napoproduce through man works or yung sinasabi natin na likhang tao, meron din naman natural waste produce ng mga greenhouse gases. Wala nang maganap ang revolution industriya. Nagsimula ang pagsusunog ng mga fossil fuel tulad ng carbon, langis, at natural na gas. Tanagaambag sa pagdami ng carbon dioxide sa atmosfera, na siyang dahilan ng unti-unting pagkabutas nito. Sa ngayon, konsentrado na ang greenhouse gases sa atmosfera ng daigdig na nakakaapekto ng malaki sa yamang dagat. Dahil dito, nagkaroon ng prediksyon ng mga siyentipiko na sa taong 2048, mawawala ng buhay ang mga organismo sa karagatan. Isa sa mga epekto ng global warming sa karagatan ay ang pagkasira ng mga bahura sa dagat o ang tiyatawag na coral reefs. Ang coral reefs ay namumuhay lang sa tiyak na temperatura at salinity ng dagat. Ang mga ito ay namamatay sa ninang pagtaas ng temperatura ng dagat, bunga ng global warming. Kahit na ang isang sentigradong pagtaas ay makapagdudulot na ng malawak na pagkasira at pagkamatay ng mga ito. Ang isa pang dahilan ng pagkasira ng mga bahura ay ang coral bleaching. Ano nga ba ang coral bleaching? Coral bleaching ay yung pagkamatay ng mga corals dahil sa climate change. Yun yung time na sobrang na-expose sa init yung mga corals, kaya yung mga algae na nakatira doon ay nagsisialisan. This makes the coral turn white, at kung tumagal yung sistemang ito, tuluyan silang mamamatay. Another thing is yung mga acanthators or yung crown of thorns. Kapag dumami ang population nila, ay yun yung nakakadagdag yun sa pagkasira ng mga corals. Paano po makaka-apekto ang global warming sa pagkakaroon ng coral bleaching? Malaki ang epekto ng global warming sa coral bleaching. Ito yung mga panahon na yung atmosphere ay nagtatrap ng maraming carbon dioxide na nagkukos ng sobrang init sa kapaligiran. So, as an effect, iinit din yung dagat. Ano pong magiging epekto ng coral bleaching sa mga isla at iba pang lamang dagat? Kawalan ng coral means kawalan ng pagkain ng isda. This obviously affects more of the small fishes. Kapag nawala ang maliliit na isda, mawawalan din ang pagkain ng mga malalaking isda. This will eventually lead to starvation of humanity. When corals start to bleach, this is a signal that the sea is not in a good condition anymore. As what we said, we are all connected with one another. So dito papasok yung concept ng biodiversity. Everything on Earth has its purpose. When people try to destroy one thing, it destroys everything. Can coral bleaching be stopped? I think it's too late to stop the coral bleaching, but we can minimize the impact. We should implement laws and make some action to lessen the carbon emission. Pangalawa, magkakaroon ng ocean acidification. Ito ay mula sa higit kumulang siyang natonelada ng carbon dioxide sa atmosfera sa daigdig, hindi lang mula sa pagsunog ng fossil fuels, hindi pati na rin sa deforestasyon o ang paglinis ng mga kagubatan sa pamamagitan ng pagtutroso o ang pagsunog ng mga puno at paggawa ng semento. Ang carbon dioxide ay nahihigop ng ating karagatan. Sa paraang ito,
magkakaroon ng reaksyon sa tubig na nagiging sanhi ng pagkabuo ng carbonic acid. Ang mga molekula ng carbonic acid na ito ay nagre-react sa molekula ng tubig at ang pagbibigay ng bicarbonate ion at hydronium ion. Bunga nito ang pagtaas ng acidity ng ocean. Ayon sa mga eksperto, mga shared organisms o ang tinatawag na classified species, tulad ng oysters, clams, sea urchins, shellfish, crabs, at lobsters ay hindi na maapektuhan dahil ang carbonate ions na importanteng parte sa pagbubuo ng kanilang shells or skeleton ay nababawasan sa pagtaas ng acidity ng karagatan. Organismong ito ay nasa panganib. Ang buong food web ay maaaring nasa panganib rin. Sa ngayon, bilyong-bilyong tao sa buong mundo ang nakadepende sa mga isla at shellfish sa karagatan bilang pambuhatan ng marina. Pangatlo, ayon sa mga eksperto, mabilis umarong tumataas ang level ng tubig sa mga karagatan sa nakalipas na 2,000 taon. Ayon naman sa pag-aaral na pinangunahan ng Rutgers University sa Amerika, aabot umano sa 5 kalahating pulgada na 4 sentimetro ang itinaas ng tubig dagat sa loob ng isang siglo. Ngayon man, sa naluwanag ng mga eksperto na kung wala ang global warming, mas mababa lamang sa halos 3 pulgada o 7 sentimetro lamang ang itataas ng level ng karagatan. Masamang epekto sa marine ecosystems dahil hindi masyadong maamot ng sikat mula sa araw ang mga halamang dagat na nakadepende sa photosynthesis. Pang-apat, dahil sa bagyo at mahigpit pag-ulan na tulad ng global warming, maaari rin masira ang mga coral reefs at ipagpapakasal ng ecosystem. Nakakatakot! Yan ang unang ating masasabihin sa mundong tila bumabalik. Sakuna, gutom, sakit, at dilubyo. Ilan lamang yan sa mga maaaring mag-impulot. Isang epekto sa sabi-sabi. Tapos hindi pa huli ang lahat. Marami pang pwedeng magawa upang itong salot na may tutulong ay magbabalik sa isang biyayang nag-impulot. Kailangan lamang ng disiplina. Ang pagbabagong ninanais ay magkakamit lamang kung sisimulan sa pansariling gawain. Tamang kalaman na magsisilbing daan upang ang kabigasnan ay muling magbuksan.